Search warrant? Para saan? Sino ang complainant? Sige, halagong yung bubahay! Maghanap! Tiga mo, sandali! Bawal ang kakilan! Sandali! Mas mapapabilis po ang trabaho namin kung hindi nyo kami kaatlangan. Malinis po, sir. Si Romano? Nasa taas po, ho. Tinitin niya isang kwarto. Ano? May nakita ka ba? Wala ako nakitang bagay na makakapag-ungnay kay Atty. Salazar at kay Brian Espiritu o sa anumang krimen. O ano, Hepe? Meron ho ba kayo nahanap? Tony, tutuloy na po kami. Ayun na. Miss Francisco, maraming salamat. Kung hindi dahil sa tip mo, hindi ko siguro may tatago si Isabel. Ito naman ang tip ko sa'yo. Maganda ang service mo. Salamat, Atty. Salazar. Sa uulitin. Ano, Isabel? Kamusta ang pasyal mo? Sorry, ha? Medyo nabitin ka yata sa lakwatsa mo. Umalis na kasi yung mga bisita ko sa bahay, eh. Kaya pwede ka nang bumalik. O ano? Handa ka na ba, Isabel? Time to go back to our home sweet home. O sige na. Pasok niyo sa kotse. Ma'am, paano ba nangyari yun? Bakit nila hinalugog ang buong bahay? Pinagdududahan na ba kayo? Ay nako, Mameng. Noon pa man, mainit na talaga ang dugo sa akin yung Juan Salgado na yan. Dinadagdagan pa ni Brian. Sinasabit ako sa katangahan niya. Tsaka bakit dinala niyo uli rito yung babaeng yun? Baka bumalik ko yung mga pulis, ma'am. Mahihirapan sila makakumbinsin na kahit na sino mang judge na mag-issue ulit ng search warrant kung wala silang mahanap ngayon. Pero ganun pa man, masyado na akong pinuperwisyon ng Isabel na yan. It's time to get rid of her. Anton, kailangan ko ng payo mo. Tungkol saan?
tungkol kay Brian. May nabanggit pa siya sa akin ng gabing yun eh. Ano? Tungkol ba kay Tita Isabel? Hindi. Sabi niya sa akin, pumunta raw ako ng Saving Grace Center. Hanapin ko raw yung file number 82-RS-49. Ano yung Saving Grace Center? Pinagtanong-tanong ko na. Bahay Ampunan. Hoy, senyorita. Bakit hindi ka pa bumababa? Kanina ka pa hinihintay ng mga labahin. Mameng, pwede bang bigyan mo ako ng sandaling oras para sa aking sarili? Kahit konti lang. Hindi pwede dito yan. Bawal dito ang batugan! Magtrabaho ka ngayon din! Mami, parang awa mo na. Kaya tigas talaga ng ulo mo, ano? Ha? Ha? Ano ba yan? Ate Lola. Mami, iyan na lang ang natitirang alaala sa akin ni Cecil. Hindi mo sinabi kaagad na ito pala ang dahilan. Kaya gusto mo mapag-isa? Oo. Ikaw naman, sinabi mo sana sa akin kaagad. Maunawain naman ako eh. Ito, ang dapat ito. Maming, wag! Ito! Ito! Ang dapat dito! Mameng, wag! Ganyan! Mameng, wag! Mameng! Oh, diba? Mameng! Diba? Diba? Mameng! Mameng, mawag! Ang mabuti rito! Mameng! Ngayon, wala ka ng dahilan. Ha? Para sa panahong hinihingi mo! Ano kaya yun? At pagkatapos ng 2 minuto at hindi ka pa lumalabas, kakalad ka rin kita pababa! Thank you.
paglilingkod ko. Kasi yung hepe, nung gabi na nagpunta si Brian dun sa bahay namin, meron mo siyang iniwan na impormasyon sa akin eh. Palagay ko, malaki ho ang maitutulungan sa atin. Kinilalagyan ho ng isang mahalagang dokumento. Hepe, pwede niyo ba kaming matulungan tungkol dito? Apa, oo. Pero sandali lang ha. Kailan abutan natin si Judge D. Guzman. Sandali lang. Esperanza, sigurado ka ba talaga na gusto mong malaman yung sinasabi ni Brian? Baka kasi layunin lang niya na masaktan ka eh. Sigurado na ako, Anton. Kung ano man ang nakalagay sa loob ng file na yan, handa na akong harapin yun. Sana lang huwag itong mauwi sa ikakawasak ng pamilya ko. Siya nga pala, ma'am. Narito po yung permiso galing sa hukom. Ano po kayo? Salamat po. Ano ba uli yung file number? 82-RS-49 po. Lumang-luma na ang mga ito. Yung code number, yun ang unang number ng taon. Ibig sabihin, 1982 pa yung files na hinahanap nyo. Nasa bodega na ang mga ito, pero baka lang matagalan. Para saan nyo ba gagamitin yun? Hindi po namin kasi masigurado eh. Pero may nakapagtipo namin na nandito nga yung mga files na yun. Baka ko kasi maging lead namin siya para sa kasong nagaganap sa buhay ni Mrs. Salgado. Ah, ganun ba? Sige. Ibibigay ko sa assistant ko para maaksyonan ka agad. Salamat. Sorry, natagalan. Kasi hindi pa ayos ang filing system ng mga orphanage noong mga 80s. Kaya, pero ang gulo eh. Kaya sa awa ng Diyos, nahanap din namin ito. Ito. Salamat ho. Sige, may iwan ko muna kayo. Kasi may kailangan pa akong asikasuhin. Pero hindi nyo pwedeng ilabas yung mga yan. Kasi kung gusto nyo, meron kaming Xerox machine dito kung kailangan nyo. Salamat po. Oh, ano? Hindi mo ba bubuksan yan? Esperanza, bakit? Ano ba nakalagay? Mga adoption papers to ni Cynthia eh. Anong nakalagay? Nakalagay dito na nabago ang punin si Cynthia ng mag-asawang Salazar.
Ang dati niyang pangalan ay Rosella Salgado.